What's up guys? Welcome to our YouTube channel. Sana may natutunan kayo dun sa huling video na in-upload namin. At kung hindi nyo pa napapanood, lagay lang namin yung link dyan sa taas. Dyan sa taas. Kasi ito yung kalimitang tinatanong ng mga karamihan. Paano nga ba yung kitaan sa stock market? Ito na! So, itong video na to ay para naman sa mga taong busy sa kanilang mga day jobs at walang time mag-monitor ng kanilang investment from time to time at tamad na tamad magbasa o mag-research ng mga disclosure ng mga company na to. Baka itong investment na to yung bagay sa inyo. Nakaka-overwhelm naman talaga ang stock market. Lalo na most of the company na nakalista dito ay pag-aari ng mga bilyonaryong tao sa Pilipinas. Gaya nila Gokong Wei, nila Ayala, Lucio Tan, Pangilinan at marami pang iba. Pero sa halip na panoorin na lang natin sila kung paano sila lalong yumayaman, bakit hindi tayo makisabay sa kanilang negosyo? At baka maambo na naman tayo ng kanilang tagumpay, di ba? Pero karamihan, ganito yung palaging rason. Ako, busy ako. Wala akong time dyan. So, hindi ko kayang i-monitor yung stock market. Tamad akong magbasa eh. Tamad akong magbasa ng mga company na yan. Isa pa, tatakot akong malusaw yung pera ko dyan. Madami akong naririnig na risky daw yan eh. Saka hindi naman ganung kalaki yung pera ko para i-invest dyan sa stock market. Alam ko, kailangan mo ng malaking capital dyan. At kung isa ka sa may ganitong rason, baka ito na yung investment na para sa'yo. Kahit nga estudyante, kayang-kayang gawin to eh. Ito yung tinatawag natin, mutual fund. Ano ba yung mutual fund? What is mutual fund? The mutual fund is a type of financial vehicle made up of pool of money collected from the many investors to invest in securities like stocks, bonds, money market instruments, and other assets. Mutual fund. So sa madaling salita, pagsasama-samahin ang pera ng iba't ibang investor at mayroong expert na maghahawak nito na kung tawagin ay fund manager na siyang gagawa ng research, magbabuy and sell sa kung anumang instrument yung paglalagyan ng pera nyo. At kagaya ng shinare namin dun sa aming previous video kung paano kumita sa stock market, you can also earn the same way dito sa mutual fund. Pwede kang kumita through dividend or pwede kang kumita through price appreciation. At pwede din namang sabay. Kumikita ka sa price appreciation, kumikita ka rin sa dividend. Depende sa capital na ilalagay mo yung pwede mong kitain in the future. And depende sa instrument na paglalagay ng investment mo. At yung mga instrument na to, yung pag-uusapan natin sa video na to. So meron tayong apat na klase ng mutual fund. Number one, meron tayong money market fund. Ito yung isang klase ng mutual fund na kung saan inilalagay yung pera nyo sa isang special savings account. Ito ay ino-offer ng mga banks at nagbibigay ito ng relatively high interest compared sa ating mga normal na bank accounts. Normally, nagbibigay sila ng around 3% per year. Ito ay nababagay sa mga tao mayroong low risk appetite. At kung ikaw ay mayroong pera sa inyong bank account at hindi mo pa naman ito gayong kailangan, pwede mong ilagay sa ganitong klaseng investment na napaka low risk pero meron ka pa rin makukuhang returns. Pangalawa, meron din naman tayong tinatawag na bond fund. Itong klase ng mutual fund na kung saan yung pera nyo ay nasa corporate or government bonds. Ito yung kalimitang narinig natin na treasury bills. So halimbawa, mayroong project ang government at wala pa yung budget nila, dito sila usually nang hihiram. At syempre, pag dumating na yung budget nila, babayaran nila ito with interest. So, ganun din naman sa mga private sectors. Like, for example, may project si Ayala at kailangan nila ng immediate na capital, dito rin sila nang hihiram at binabayaran nila ito with interest.
Isa rin ito sa mga low risk na investment, nakagaya ng money market fund. Pero ang bond fund ay nagbibigay ng mas mataas na rate compared doon sa money market. Ang bond fund ay nagbibigay ng 5-6% annual return. At ito ay nababagay naman sa mga taong medyo conservative din, pero gusto ng mas mataas na return at willing mag-hold ng kanilang investment for a longer period of time. Pangatlo, meron naman tayong tinatawag na equity fund. Ang equity fund ay isang klase ng mutual fund na kung saan nilalagay naman ang inyong pera sa stock market. Yung fund manager na yung bahalang pumili ng kung anong stocks yung bibilin, sila na rin yung bahalang mag-research about the company at sila na rin yung magbabasa ng mga disclosure at kung ano-ano pa man fundamentals ng company na yun bago nila ito bilhin. Kaya ikaw, chill-chill ka na lang. Hindi mo na kailangan problemahin yung mga bagay na to dahil may gagawa na nito para sa'yo. Binibigay namang return of investment ng equity fund ay depende syempre sa market. But usually, nagbibigay sila ng 8% pataas. But tandaan nyo guys na ang investment na ito ang isa sa may high risk, high reward na klase ng investment pagdating sa mutual fund. At since meron tayong fund manager na expert pagdating sa stock market, so bumababa din yung ating risk compared sa kung tayo mismo yung bibili ng stock sa stock market. And number 4, meron din tayong tinatawag na balance fund. Ito naman yung combination ng bond fund at ng equity fund. But wait! There's more! Meron din tayong tinatawag na special type of mutual fund. Ito yung tinatawag nating equity index fund. From the name itself, equity, so nasa loob pa rin ito ng stock market. Pero ang ginagawa nito ay sinusundan nito yung galaw ng Philippine Stock Exchange Index. Para sa di nakakaalam kung ano yung PSEI or Philippine Stock Exchange Index, ito lang naman yung nagsisilbing indicator para malaman ang overall health ng Philippine stock market. At dito nyo makikita yung overall direction ng Philippine market. Dahil dito sa loob ng PSEI, yung makikita yung 30 largest company na sinuring mabuti para mapabilang dito. Na silang nagre-represent ng ating Philippine market. At dahil sinusundan nga ng equity index fund ang galaw ng PSEI, yung fund manager ay pumipili lamang ng company dito sa 30 largest companies na to. Magandang opportunity nito para magkaroon ka ng exposure sa stock market kahit clueless ka pa dito. Ang gagawin nyo lang ay mag-open kayo ng broker account at pwede na kayong directly mag-invest sa mga index fund na to. Sa susunod na video, papakita ko sa inyo at i-review natin yung ilan sa mga index fund sa COL Financial. So sa ngayon guys, mayroon palang dalawang brokerage na nag-offer ng ganitong klaseng investment. Ito nga yung First Metro at ang COL Financial. Kaya kung wala pa kayong brokerage account, try nyong mag-open dito sa dalawang platform na to para makapag-start na kayo mag-invest sa mutual fund. Ano pang hinihintay nyo? Mag-open na kayo ng account gamit yung dalawang brokerage company nito para makapag-start na kayo sa inyong investing journey. Pero sa totoo lang guys, sa unang-unang dapat yung talagang pag-investan ay ang inyong sarili at ito. Kasi dapat alam natin kung anong klaseng investment yung papasukin natin at kung naka-align ba ito sa ating mga future goals. By the way guys, meron kaming kinreate na dalawang group. Yung una ay para doon sa mga mag-open pa lang ng account or zero knowledge pagdating sa stock market at gustong magtanong paano mag-start dito, ito yung group na pwede nyo salihan. At kung ikaw naman ay mayroon ng idea about stock market at gusto nyo ma-meet yung aming mentor sa global market na si Sir Mike, you can join this group at marami rin kayong matututunan mula sa kanya. Nagbibigay din siya doon ng mga ilang tips paano maging successful sa ating investing journey. So guys, hanggang dito lang muna tayo. Sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-invest sa mutual fund gamit ang COL Financial. Dati, kailangan yung pumunta sa individual
broker para makapag-invest. Ngayon, online, pwede nyo na rin itong gawin. So, bibili tayo ng actual na mutual fund gamit ang aking broker account. And if you like this video, please don't forget to give me a thumbs up. At kung di nyo nagustuhan, palike pa rin. And please share this video. Baka may friends din kayo na interested mag-invest sa stock market pero hindi alam kung paano. And kung di ka pa nakapag-subscribe, please do click the subscribe button and click the notification bell para updated kayo every time nagagawa kami ng bagong content. Hanggang sa huli, thank you for watching. Don't forget, we are in this together. God bless!